Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Matatandaan po ninyo mga kababayan, nung matapos po yung manual recount or revision ng mga balota sa 3 pilot provinces noong October last year, 2019. Nagpalabas po ang kampo ni Lenny Robredo ng balita na nadagdagan po sila ng 15,000 votes. Hindi po totoo yon, dahil nga po nung nagbutuhan po ang PET, dalawa lang po ang pumanig sa kanya ng mga justices. 11 po ang hindi pumanig sa posisyon ni Lenny Robredo. Ulitin ko po, ang posisyon ni Lenny Robredo ay nadagdagan siya ng 15,000 votes doon sa manual revision ng tatlong pilot provinces. Pero nang nagbutuhan po ang PET, ang voting ay 2 ang pumabor kay Lenny Robredo, 11 ang hindi pumabor. So malinaw po mga kababayan, hindi po totoo ang pinapakalat po ng kampo ni Lenny Robredo na nadagdagan siya ng 15,000. Dahil nung nagbutuhan po, dalawa lang po ang pumanig sa kanya. Ang 11 ay hindi po pumanig sa kanya. In effect, pumanig po sa posisyon ni BBM. So, ito na po ang nangyari. Pinag-file po sila ng memoranda noong January 2020. And then, wala pong nangyari hanggang ngayon na nagpalabas po ang PET ng order na pinapagkomento po ang OSG, Office of the Solicitor General, at ang COMELEC. So nung lumabas po yung order na yan, ito na po dumulog si Agot Isidro and Company doon sa COMELEC. Syempre, they were acting in the interest of Lenny Robredo, kakampi nila. So pumunta sila sa COMELEC, nakakampi din nila. Ito yung lupo ng mga mandaraya sa halalan. So humiling ang kampo ni Agot Isidro and Company na of course, ipagtibay yung dismissal ng protesta ni BBM. Pero matatandaan ninyo, wala po kayong narinig mga kababayan na dumulog si BBM o mga tao ni BBM sa OSG. Walang ganon. Ang grupo ni Agot Isidro and Company pumunta sa COMELEC, dumulog, nagpatulong, humingi ng tulong para kay Lenny Robredo. Pero po, si BBM o ang mga kasama po niya, hindi po dumulog sa Office of the Solicitor General. Kusang loob po na nagbigay ng komento ang Office of the Solicitor General in accordance with the order of the Supreme Court. So ang tanong po dito, ang tanong po ng Korte Suprema, kung may kapangyarihan ba sila sa ilalim ng saligang batas na i-validate o i-annul ang election results? O ang election o election results? Yun po ang tanong ng Supreme Court, both sa OSG, Office of the Solicitor General, at sa COMELEC. May kapangyarihan ba ang Korte Suprema na ideklarang valid o i-annul, ibasura ang resulta ng election? So ito na nga po ang sabi po ng Office of the Solicitor General under Section 4 of Article 8 of the Constitution. The Presidential Electoral Tribunal is the sole judge. Ang tanging hukom of all contests relating to elections, returns, and qualifications involving the President and Vice President of the Philippines. Totoo po yan. Nandyan po yan sa ating saligang batas. Malinaw po yan. Ang PET lamang ang tanging hukom pagdating sa question ng eleksyon, resulta, at kwalifikasyon ng President at Vice President. In the same way na binibigyan po ng ganung kapangyarihan ang COMELEC with respect to other offices.
Ito po yung example, governors, mayors of Metro Manila. So sa kanila po yan. Pero pag president at vice president, sa PET po yan. Pag governor, mayors of Metro Manila, example, ay sa Commnet po yan. So, in other words, yung power po when it comes to being the sole judge in all elections pertaining to elections, returns, and qualifications of public positions, hinati po yan ng Konstitusyon. Ito po yung sa inyo, PET, ito naman yung sa inyo, Commnet. So, malinaw po yan na ang Presidential Electoral Tribunal lamang ang tanging hukom sa mga isyung ito. Ang sabi ng Office of the Solicitor General, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan na i-annul o ibasura ang eleksyon o magdeklara ng failure of elections. Pagdating sa issue ng President at Vice President, because contest relating to elections, returns, and qualifications. So, yun po ang sabi ng OSG. Ang Korte Suprema lamang bilang Presidential Electoral Tribunal ang may kapangyarihan na magdeklara ng failure of elections or annulment of election results. Kasama po yan sa kanilang power under Article 4, Article 8, 7, Section 4. So, yun po ang komento in effect ng 38-page comment ng Office of the Solicitor General. So, ang sabi pa nga ng OSG, kung i-deklara ang annulment of election results sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, ang epekto nito ay lalabas ang totoong nangyari. Ang totoong nanalo. Yan po ang totoo. That's true. Kapag inanul po, binasura po ang resulta ng Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, dyan po lalabas ang totoong nanalo sa eleksyon na ito. Noong 2016, for Vice President at least, kasi ito yung subject ng protest. So, natandaan ako po nung pinapag-file po ng memoranda sina BBM at si Lenny Robredo noong January 2020 yata yun eh. Ang sabi ni BBM, handa niyang patunayan na ang mga pirma sa 2,756 clustered precincts sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur ay hindi totoong pirma ng botante. So yun po ang sabi ni BBM, handa niyang patunayan na yung 2,756 clustered precincts dyan sa tatlong probinsya na yan ay hindi totoong pirma ng mga botante. Kasi nga po, nakita na po yan, nasilip na po yan ng NBI at COMELEC doon sa kaso po ni Abdul Sakurtan versus Mujib Hataman na 80% ng mga signatures doon sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List, ay hindi tugma doon sa Book of Voters, yung specimen signature po ng mga botante. Pero ang sagot naman ni Lenny Robredo doon sa kanyang memoranda, ibasura ang protesta ni BBM. Wala po siyang ibang sinabi kundi ibasura ang protesta ni BBM dahil under Rule 65, kapag walang substantial recovery, dapat ibasura. The Electoral Tribunal may dismiss. Remember, ang ginamit po na word ay may dismiss. May, ibig sabihin, discretionary. Hindi po sinabi shall dismiss. Kung sinabing shall, that is mandatory, obligatory. Pero pag sinabing may dismiss, so pwedeng i-dismiss, pwedeng hindi. Ang nagbutuhan nga po ang PET, 11 po ang kumampi na patuloy ang protesta dahil walang po ang kumampi kay Lenny Robredo. So, hindi po pwedeng indiin ni Lenny Robredo na nadagdagan siya ng 15,000. Mali po yun, mga kababayan. Yung paulit-ulit po niyang sinabi at yung mga kaibigan niya sa media, inuulit-ulit po na may dagdag siyang 15,000. Excuse me, dalawang mahistrado lang ang kumampi sa'yo, Lenny Robredo. Ang 11 hindi po. So, hindi po totoo yung 15,000 mo. So, mahiya ka naman, paulit-ulit mong ginigiit yan na dalawa lang ang kumampi sa'yo, 11 ang hindi. Kaya nga umabot pa tayo sa puntong ito dahil 11 ang hindi bumoto kay Lenny Robredo, mga kababayan. So, eto na tayo ngayon. So, nagkomento na po ang Office of the Solicitor General. Magkukomento din ng COMELEC, but nag-expect ako na sasabihin ng COMELEC na sila lang ang may tanging kapangyarihan. Excuse me, mali po yun. Unahan na po natin ang COMELEC, ang mandarayang COMELEC. Wala pong kapangyarihan ang COMELEC na sasabihin na sa ang kinin nila ang kapangyarihan na nasa Korte Suprema ayon sa ating saligang batas. Mali na po ang sabi ng Section 4, Article 8. The PET is the sole judge of all contests relating to the elections, returns, and qualifications of President and Vice President. So, it includes that power given to the Supreme Court as PET
by the Constitution includes the power to annul election results, to declare failure of elections. So, hindi po pwedeng sabihin ng COMELEC na hindi, kapangyarihan namin yan alone. No, ang kapangyarihan ng COMELEC ay nasa mayors of Metro Manila, governors of provinces, yun ang kanilang kapangyarihan. Pero pag president at vice president, PET yan. So, in this regard, tama ang sabi ng OSG as far as I am concerned. Tama ang OSG. At tingnan po natin, mga kababayan, kung ano ang komento ng Mandarayang COMELEC. Dahil sa tingin ko, kakampihan nila si Lenny Robredo. Siyempre, magkakampihan mga Mandaraya. In the case of COMELEC, magnanakaw ng boto. So, tingnan po natin yun, mga kababayan. You know, takot na takot talaga si Aling Lenny Robredo dito. Kapag basura po ang resulta ng Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan, eh ang boto po niya dyan, 498,000. So, kung mabasura po ang resulta ng Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, 498,000 votes ang makakaltas kay Lenny Robredo. Eh ang boto ni BBM dyan, 170,000 lang. So, ma-wipe out po yung lamang ni Lenny Robredo na 263,000, mananalo pa si BBM ng 45,000 votes. So, dyan po, natatakot si Lenny Robredo ng husto. Kaya po, pinipilit po niya na i-dismiss ang protesta ni BBM in accordance with Rule 65 PET upang mawala sa kanya ang sakit sa ulo. Now, hindi po pwedeng ibasura yun dahil nagbutuhan na po ang PET. 11, pabor kay BBM. 2, pabor kay Lenny Robredo. So, malinaw po yan, mga kababayan. Huwag po kayo maniwala na may 15,000 siyang dagdag. As a matter of fact, dito makikita po natin ang sobrang takot ni Lenny Robredo na ma-annul yung election results dyan sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur dahil siguradong talo talaga siya. Kaya nga po, sabi ni BBM sa kanyang memoranda, kampante siya na mapatunayan niya na sa 2,756 clustered precincts dyan sa tatlong probinsya na yan, hindi totoong butante ang pumirma, ang kumuha ng kanilang balota sa araw ng halalan. So, antayin po natin, mga kababayan, magkomento na lang din po ako pag lumabas na po ang komento ng COMELEC. Himay-himayin po natin yun, busisiin po natin, at I will tell you also my take on the comment of the COMELEC. Hindi pa naman po sila nag-comment. So, pagkatapos po nito ng comment ng OSG, Office of the Solicitor General, at itong COMELEC, bibigyan po ng 15 days sina BBM at sina Lenny Robredo na mag-file ng kanilang sariling comment. But I hope kay Justice Leonin, because you are the one in charge of the protest case ngayon. Pagkatapos po nito ng comment ni BBM at ni Lenny Robredo, I hope you will move faster. Bilisan na po ninyo, kasi the next election is just around the corner. 2022 ang election, 2020 na tayo, matatapos na ng 2020, 2021 na. Wala na pong matitira para sa totoong nanalo. Iproklama po ninyo ang totoong nanalo. I don't care kung sinong nanalo, basta yung Mandaraya hindi pwedeng manatili sa pwesto. Yun lang ang masasabi ko talaga sa inyo, mga kababayan. I don't care kung sinong mananalo. What I care about is that our election system must be clean and honest, must be reliable and credible. So dapat yung mga magnanakaw ng boto, dapat yung mga Mandaraya matatanggal sa pwesto no matter what happens. Kaya mga kapwa ko Pilipino, ano ang masasabi nyo dito? Comment down below!